Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinahanap sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat patakot sa mga pinuno ng pamahalaan. Sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiira. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangin niyo ang mga hari at mga nagkapangalihan para makapamuhay tayo ng tahimik at masaya pa na may kabanalan at tama sa pag-uugali. Pabuti ito ang mapahalap sa Diyos ng ating kapatagustan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at ipaayos ang aming pambayaran. Ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagkakatotaran ng mga bata ng buong katalunan. Iyo silang gabayan sa mga araw ilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming siguranan ng aming lupin. Amin din hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagsasakita at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mga mayan upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng pambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas at ibigay ang maasi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, hindi patuloy na kumapitin ang kaloob ng aming mga pinuno at iyo nang sila ay makapagpamahala na may gunan at integridad at may gusto na kasi. Naway sila ay masilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagsasaga, pagsasaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa tao. Ayon sa iyong kahabagan at sa kangarihan, sila ay iyong pagtibayan sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o siliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob dahil ikaw ay kasama namin. Iyong at iligtas, hindi namang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom. Kapagkat na hindi makatagungan, naway sila ay humatoy batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y may wawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pasunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan. Kapag ang aming pamahalaan ay maging kaligid-lugod sa iyong mga mata, nang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayati ng aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo at ikaw ay aming hinapin habang kami ay sumasakit ng mga kasalanan upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo aming mga pinuno kapagat ikaw ang pinanggagalingan ng lahat na karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagbabadyan ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isa-isip natin ang buhay at pangalaman ay mahalagang handog ng Panginoon.
huwag nating sayangin ang oras na pinisan ng mga ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa. Mapayapang araw ng Miyerkules sa ikalimang linggo ng Kwaresma. Papuri at pasalamat sa Panginoong Diyos sa bagong buhay na puno ng pag-asa at sa mga biyayang inilaan niya sa atin para sa araw na ito. Muli nating ihabilin sa Kanya ang mga gawain natin sa buong maghapon at hilingin ang Kanyang banal na pagbabasbas upang magampanan natin ito ng naaayon sa Kanyang mahal na kalooban. Ito po muli si Sister Lina de la Salle ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang umiinit na diskurso sa pagitan ng Jesus at ang mga Hudyo sa mabuting balita mula kay San Juan, Pabanata 1, talata 33 hanggang 43. Totoo ng alagad sa Diyos. At nalalaman ninyo ang sinabi sa kanila ni Jesus. Kung mga anak kayo ni Abraham, ang mga gawa ni Abraham ang inyong sanang pagtatawain. Ngunit ngayon, ang naging Diyos ni Jesus, na siya mumunutak sa inyo ng pagkakahanan na rin ito ng mga sabi. Ito ay hindi ko lang sabihin. Ang paginilay sa Ebanghelyo. Narinig nating sinabi ni Jesus sa mabuting balita. Kung mananalig kayo sa aking salita, totoong mga alagad ko kayo at malinaw sa inyo ang katotohanan at palalayain kayo ng katotohanan. Si Jesus lang ang makapagpapalaya sa atin sa mga bagay na umaalipin sa atin tulad ng kasinungalingan. Nagsisinungaling tayo para sa katotohanan at ang ating pagkakasa tayong di matanggap ng ibang tao. Ito na liwanag na ito sa kanyang mga alagad na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sa ito sa salitang na katotohanan at hindi nangiging sa atin sa tulong na pakay ng pagpapadala sa kanyang mga alagad. Iniari na ito sa kanyang buhay para sa inyo, para sa akin, para sa akin. Sa kabila ng ating napakaraming kaginaan bilang tao, si Jesus ay nananatili sa piling natin. Tunay ba tayong alagad niya? Kung gayon, manalig tayo sa Kanya at tanggapin natin siya sa ating buhay. Hanggang dito po muna tayo mga kaibigan. Bukas pa muli at inaasahan ko kayo. Kung may nailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais na magkama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag kayong patuloy ng pagbulat sa Bagong Umaga, Daughters of St. Paul, 2655 FB-1300 1300 4892-5204. Maaaring po maglog in sa www.olines.ph.
tanggal ng data ng simple at ang ating kailangan ng simple ng data. Ang ginagawa dati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagkalayawa kayo ng panginoon, ang mga ang pagkakalaman at ang located at Zone 6, Barangay del Rosario, Milaor, Camarines Sur, DWNX FM. It's maintained and operated by DWNX Personnel, fully licensed by the Professional Regulations Commission and National Telecommunications Commission. Electronics and Communications Engineer, Gobernador Abogado Jr., with license number ECE-6941. First-class radio telephone operator, KKFM, with license number 95-1TV-15921. Reynaldo M. Gomez, with license number 94-1TV-1185. Ferdinand B. Fausto, with license number 96-1TV-15923. And Eduardo S. Espiritu, with license number 921-PNCR-733. National, nationwide, 91.1 CWFM.
Worldwide. Mahigit sa 5,000 mga reporters at correspondents nationwide. Buong araw na naglilingkod nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RNN. Radyo mo nationwide. Ang numero unong news and public service network sa buong Pilipinas. Yan ang tatak, RNN. Sa Naga. Ito ang DWNX 91.1. Tatak, RNN. Radyo mo nationwide. Sabay po kamo sa RNN, DWNX FM, 91.1 MHz. At in man, siyempre, yaon man kita sa NX AM 1611 kHz. Live man po kita, naka-streaming sa Facebook. Mga kasama, ang tabayanan po sa nilabang mali ng panahon. Ayan sa tapang sa morning na, tindog na. Yan po mga kasama, masunod na. Naku, baka may sigurado ang dos sa iba. Papayat ha? Sigurado, diarrhea, tapos. Magdayat at gas para hindi na kaging yung size. Diet at the gas. Yun na yan. Matalamalis ko sinasang na sana. It's simple process. Consult your doctor. Bioflu bangon story ni Luis Manzano. Noon, pag may trangkaso ako, so isa-isa lang ako maggamot. Isa sa lagnat, isa sa sipon, isa sa body pain at iba pa. Ituloy agad makabangon, hirap nakabalik sa posting gig. May Luis Manzano na ako. I choose only Bioflu. Sigurado ako sa pagbangon. Dahil lang isang Bioflu, kaya lahat ng sintomas. Phenylephrine HCl profenamine maliparacetamol is the generic name of Bioflu. If symptoms persist, consult your doctor. Pry detergent, celebrating over 40 years of cleaning excellence. Ayoko na madumi. Ayoko na maamoy. Lalong-lalo na pangatim sa labanan. Dahil ang tunay na malinis, amoy malinis. Kaya Missy. Mabisan magtanggal ng gumitman siya at mag-iiwan pa ng kalamansi fresh scent para ang labanan malinis, amoy malinis din. Kaya Missy, all you need is time. All you need is time. Kalamansi, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. Hi,
Venture Sara Geronimo for NXT. Isa sa pinakamagandang sinunod ko sa magulang ko ang pag-inom ng NXT. 2 years nang umiinom si Daddy ng NXT Capsule. Nakakabilib kasi may clinical trial, tested, and proven. Ako, hiyang sa NXT Plus, ang NXT team. Like Trevor? Like Trevor! Like NXT, araw-araw. Mahalagang paalala, ang MSP Capsule ay hindi gamot at hindi ano man uri ng sakit. Ngayong pandemya, alagaan ang kalusugan. Uminom ng 8 hanggang 12 baso ng tubig at regular na mag-aehersisyo. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield kung lalabas at ipatupad ang 1 hanggang 2 metrong distancing. Alagaan mula sa MX3. Be an MX extraordinary with MX3. Galing sa labas ng bahay, i-sanitize o hugasan ang mga napamili. Kumarin ang ginamit sa sapatos at magpalit agad ng damit pagkapasok sa bahay upang maiwasan ng paraan ng virus. Isang paalala mula sa ACS Manufacturing, maker of fried detergent. Amay sa bareta. Amay sa impormasyon. Amay sa serbisyo publiko. Morning na! Tindog na! Morning na! Tindog na! Gai magtugot na nalaubon na sana ang naaangot. Magtindog! Naguhon puso na timaugma ang pagsaaga. Gai maganggot, kundi maging magayagaya at magbangon na panonin paglaong na nakahulog maging parvikan. Morning na! Tindog na! Kuwatro ng pagdaaga. Si kasamang El Merabad na. Digdi lang. WMX. Morning na. Tindog na. Sa presensya kang sabuyang kanyang.
kaaga sa kinauglian sa programang ini. Yan po kami sa nganing magtumaw sa imo, magpasalamat. Ikapo bilang samuyang Diyos, samuyang kaduranan, samuyang paraligtas. Lord God, salamat po sa pinagliligalong mong sarok na naman na bagong aldaw. Kami po nagpapasalamat sa mga biyaya na sabuyang nakamtan sa nagkalikod na aldaw. Salamat po sa regalo ng buhay. Salamat, Lord God, sa proteksyon na panagos na itinataong mo. Kami po nagpapasalamat sa sabuyang kakanon sa oro aldaw. Ang pagkakaigwan niyang muling marhay na salong. Gabos ini, Lord God, salamat po sa saibong.